Nung nakapag-bihis naman na kami ni Athena, si Daddy naman yung sunod na nagbihis dahil tapos na siya magkape. Dahil kakauwi nga lang ni Daddy, galing trabaho at wala pa siyang tulog, sabi ko nga ay sa bus na lang siya matulog. Pero di nga ako sure kung makakatulog si Daddy sa bus dahil kahit gaano talaga kapagod at kapuyat si Daddy, hindi talaga siya sanay matulog na merong ibang tao. Pero sabi ko sa kanya, pilitin na nga lang niya na makatulog para naman meron siyang lakas, lalong-lalo na sa Subi kasi nga magkakaroon din doon ng palaro. Nakabihis at nakayos na nga kaming tatlo, tingnan niyo naman tong si Athena, makalimutan niya na talaga lahat, wag lang yung maliit niyang teddy bear. Tuwing haalis talaga kami, kahit magmumol lang kami, ay laging bit-bit ni Athena yan kasi para sa kanya, yan yung namatay niyang alaga na rabbit. Bago kami umalis ay dinouble check muna ni Daddy kung nakatanggal na lahat ng saksak at nakapatay na lahat ng mga appliances sa loob. Syempre mahirap na baka mamaya may naiwan pang mga nakabukas na kung ano-ano tapos pag uwi namin nasunog na pala yung apartment dahil sa amin. Bali dapat nasa meeting place kami ng 4 or 4.30 pero 4 pa lang ay bumaba na kami. Bali ang meeting place nga ay doon sa isang school ni Athena kung saan yung mga college dahil doon nakaparada yung mga bus. Kaya naman itong at nag-tricycle kami papunta doon. Sarado kasi itong gate na to na madalas naming daanan na shortcut para sana hindi na kami magta-tricycle. Kaya naman sa isang gate kami dumaan kung saan medyo mas malayo. Pagdating nga namin dito ay nakita ko na agad yung napakaraming bus. Nung nakita nga din ni Athena to ay talaga naman sobrang saya niya at sobrang hindi na naman mapakali at excited na excited nga. Pagdating nga namin dito sa loob ng school ay nagtipon-tipon muna dito lahat sa cover court. Eto nga't kung nakikita nyo, napakadaming sasama. Lahat to ay grade 1 to grade 6. Dahil grade 4 nga si Athena, syempre bus number 4 kami. At dahil kompleto na nga din, lahat ng grade 4 nasasama sa field trip. Eto nga't lalabas na ng pila-pila para nga makasakay na doon sa may bus. Etong mga grade 4 pala na to ay mga pang-umaga at pati mga pang-hapon. Konti nga lang or bilang nga lang yung sumama sa mga panghapon, mas marami ang sumama sa mga pangumaga. Bale, ito nga yung magiging bus namin. At pagsakay na pagsakay nga namin sa bus, hindi pa nga umaandar, si Athena ay nakaramdam agad ng hilo. Pero dahil ayaw niyang paawat kahit nga nahihilo siya, itong at kami ni Daddy yung magkatabi at siya naman katabi niya yung classmate niya. Nakaawa nga si Athena, gusto niya talagang magsaya sa loob ng bus pero hindi talaga kinakaya ng hilo niya. Bumili naman kami nung gamot pang tanggal hilo pero hindi pa rin niya kinakaya. Sa mga oras nga na to ay medyo maliwaliwanag na. At kahit nahihilo nga din ako ay na-enjoy ko yung biyahe dahil katabi ko si Daddy. Heto namang si Athena mga mami, sa hindi niya talaga maintindihan yung nararamdaman niya. Sabi ko nga sa kanya ay sa akin na lang siya tumabi pero mas gusto niya pa rin sa classmate niya. Bago nga kami magpunta sa unang lugar na pupuntahan namin ay nag-stopover muna dito sa gasoline station bandang Pampanga para nga umihi yung mga naiihina at pagkatapos makabili na rin ng pang-almusal yung mga hindi pa nag-aalmusal. Pagdating nga namin dito kung saan yung CR sa gasoline station, nakikita nyo naman napakahaba ng pila. Kaya naman iniwan muna namin si Athena at yung classmate niya. Kami naman ni Daddy ay naghanap muna ng mabibilhan ng kape. Dito nga kami nagpunta sa Bonjour at dito nyo naman makikita din napakadami ding pila. Marami kasi kaming nakasabayan na school na meron ding field trip at dito rin nag-stopover. Nakaihi na nga kami at nakabili na si Daddy ng kape at si Athena naman tsaka yung classmate niya nagpabili sila ng soft drink. Si Athena naman medyo nawawala na rin yung hilo niya at nakakayanan niya na. Pagkatapos nga namin mag-stopover doon sa may Total bandang Pampanga din naman na, eh dito na kami dumiretso sa unang destinasyon na pupuntahan namin. Eto nga pala ang San Guillermo Church dito sa may Bacolor, Pampanga. Kung hindi nga ako nagkakamali sa pandinig ko base nga doon sa sinabi ng tour guide namin, dito daw sinushoot or dito daw nagtitaping noon yung dating palabas sa ABS-CBN na may bukas pa ni Santino. Kahit wala nga kaming channel to dati, eh mas madalas ko din talagang napapanood yung may bukas pa na yon kasi napakaganda din naman talaga ng kwento at talaga namang may kabuluhan. At gaya nga kanina, nung nag-bus stop kami, marami kami nakasabayan na ibang school, eh dito din pala yung punta nila. Eto nga at pumasok na kami sa loob na saktuhan din naman na pagdating namin dito e merong misang nagaganap. Pagpasensyahan nyo na nga mga mamis dahil hindi talaga rin ako masyadong nakapag-video dito o hindi ako masyadong nakapag-focus sa pagbablog ko dito kasi nga hinahabol ko si Athena dahil nga si Athena masyadong active at masyado siyang natutuwa sa mga nakikita niya dito sa loob. Pero alam niyo mga mamis, kahit ako naman e sobrang nagandahan din talaga at natuwa ako dito sa San Guillermo Church. Base nga sa sinabi ng tour guide namin at base na rin sa research ko,
Itong San Guillermo Church na to ay isa sa most beautiful churches in the Philippines. O, diba? Hindi nyo kinaya. At hindi lang yon mga mamis. Ito din ay recognized as a national cultural treasure. Pero alam nyo ba, mga mami, sa likod ng kwento ng maganda at talaga naman napakaaliwala sa simbahan na to, ay meron din talagang mga nakakalungkot na pangyayari. Nung nagkaroon ng Mount Pinatubo eruption, ay isa daw talaga itong simbahan na to ng San Guillermo Church ang sobrang naapektuhan. Mataas daw talaga itong simbahan na to, pero dahil nga nagkaroon ng Mount Pinatubo eruption, eh yung kalahati or lagpas kalahati ng simbahan na to ay natabunan na ng lahar. Kaya naman kung napansin nyo kanina sa may entrance namin, hindi na daw talaga yon yung pinakapinto niya. Ayun na daw talaga yung bintana nung pinakataas ng simbahan. Kaya nga kung mapapansin nyo, marami ring mga bintana na kalahati lang ang butas. At pagkatapos, napakalapit lang din namin sa pinakabubong ng simbahan. Hindi ko na nga lang naintindihan o hindi ko sigurado, mga mamis, kung mayroon bang mga nabago dito sa loob ng simbahan. Pero ang isa sa nakakalungkot na kwento dito, mga mamis, ay nung nagkaroon ng Mount Pinatubo eruption, eh maraming nalibing ng buhay at hindi na nakita. Pag napunta nga kayo dito, mga mamis, o kung sakaling mapasyal kayo dito, marami naman kayong makikita ang mga picture dito nung mga panahon na nangyari yung Mount Pinatubo eruption. Sobrang luma na ng mga picture na mga makikita nyo ditong nakadikit. Pero kapag nakita nyo, mga mamis, mararamdaman nyo yung lungkot. Dahil kung iisipin natin, mga mamis, ay nakakaawa yung mga namatay na natabunan ng lahar na hindi na nakita. Marami ding mga picture dito nung hindi pa nagkakaroon ng Mount Pinatubo eruption at pagkatapos nung nagkaroon ng Mount Pinatubo eruption. Yung mga ibang display or santo nga daw ng simbahan na naapektuhan ng lahar, eh ginawa na lang parang nagkaroon daw ng restoration. Disclaimer lang, mga mamis, ha, hindi po ako magaling sa history. Nakinig lang talaga ako dito kay Kuya Tour Guide namin at pagkatapos nag-research na din ako, parang ako sakali, meron din ako ma-share sa inyo. Nakakatuwa lang kasi, mga mamis, na hindi lang yung mga bata yung natuto dito sa field trip na to at pagpunta dito sa San Guillermo Church. Kasi pati kaming mga nanay at mga tatay ay talaga namang meron ding natutunan at meron ding nalaman sa kwento nitong San Guillermo Church. Meron pa kaming ibang part na hindi napuntahan dito sa loob ng simbahan o dito sa loob ng San Guillermo Church, pero hindi na nga pinuntahan nung aming tour guide kasi nga merong nagmimisa sa loob. Syempre nakahiya nga naman kung sakaling gigitna pa kami doon sa misa. Nung natapos na nga kaming itour ni Kuya doon sa loob ng simbahan, eh oras naman na para bumalik kami sa aming bus. Pero bago nga kami bumalik, itong ang si Athena at yung classmate niya, may nakita sila dito ang mga nabibilhan or binibilhan ng souvenir sa may paglabas ng simbahan. At dahil madalang naman tong si Athena ang makalabas, eh pinayagan na namin siyang bumili ng gusto niya. So ito yung dahilan kung bakit hindi na talaga kami nagbaon ng bonggam-bongga. Kasi alam nga namin na magkakaroon ng mga bus stop. At sa mga bawat na bus stop na yun, eh hindi talaga mawawala ang mga nagtitinda na mga kung ano-ano. Nung nabili naman na nila yung gusto nila, ito nga at naglakad na kami pabalik sa aming bus para nga makapunta na sa next destination namin. Pag-akit nga namin sa bus, ito nga at mabiyahe na kami. At habang mabiyahe nga kami, mga mamis, ay napansin namin ni Daddy na yung paa ko ay biglang namamanas na. Sa totoo lang, mga mamis, inaasahan na talaga namin ni Daddy na mangyayari to sa mga paa ko. Dahil alam nyo naman na lagi kong sinasabi na hindi na normal yung mga paa ko. Lalong-lalo na yung katawan ko. Kaya naman, simula talaga nung nagkasakit ako ay hindi na talaga ako pwedeng magbiyahe ng malalayo. Pero syempre, bilang nanay nga, mga mamis, eh ayoko naman na malungkot yung anak ko na hindi siya makakasama sa field trip. At syempre, gusto kong iparana sa anak ko yung mga bagay na hindi ko naranasan dati. Kaya naman, kahit alam ko na medyo mahihirapan ako, eh pinilit ko pa rin na makasama kami sa field trip. Bukod doon, alam ko naman na magiging masaya kami kasi kompleto kaming kasama sa field trip. Ito lang pala yung pangalawang beses na sumama si Athena sa field trip. Yung unang sama niya ay kinder pa siya noon. At dahil nagka-pandemic na nga, eh hindi na nagkaroon ulit ng field trip at ngayon na lang ulit. Eto nga at nakatulog pa si Athena habang minamassage ako ni Daddy. Nag-iipon siya ng lakas dahil ang next destination namin, mga mamis, ay sa Subic na.